Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-game test natin yung Cherry Mobile Flare Tab Pro sa Asphalt 9 Legends. So simulan na natin yung video guys. Yan. So, nandito na tayo ngayon guys sa Asphalt 9. So, nasa menu tayo ng Asphalt 9. So, tinanggal ko muna yung music kasi malakas mang copyright yung background music ng Asphalt 9. So, pupunta tayo sa settings. Game settings, sound and display. So, naka-off yung music. Lahat naka-on. Tapos, tignan natin yung graphic settings. Video quality na na-detect niya is default. So, testingan muna natin siya sa default. It's my career play. So, sa default setting guys, wala akong nakitang kahit anong stutter, kahit sobrang bilis na. So, testingan pa natin, isa pang stage. So, hindi rin natin i-skip yung loading ha, para malaman natin kung gano'n siya katagal maglo-load sa Flare Tab Pro. So, nahihirapan na masyado mag-focus yung ano natin kasi malakas yung ilaw. Yan. So, te-testingan na natin yung next
Next settings niya. Kasi wala siyang sa default settings na visual, wala siyang magiging problema kayang-kaya ng Flirta Pro. So, level up na tayong onte. Na tayong settings. Game settings. So, dalawa lang pagpipilian. Visual quality na default at saka high quality. So, high quality na tayo. So, tingnan natin kung gagana siya kasi kailangan pa ng reboot. Yan. So, hintayin lang natin, guys. Ngayon, kung hindi pa kayo subscriber ng PinoyTube, guys, ha, mag-subscribe na kayo. At syempre, huwag nyo rin kalimutang i-hit yung bell button para updated kayo sa mga videos namin. And maraming maraming salamat doon sa mga patuloy na nanonood sa channel namin. Malaking tulong yung ginagawa niyong pag-nood sa mga videos namin. And pag-like, pag-share, pag nag-comment kayo, na-appreciate talaga namin yun, guys. So far sa days na ginagamit ko yung Asphalt, ay yung Asphalt 9, yung Flirta Pro, wala pa naman ako nakikita kahit anong problema sa kanya in terms of gaming. Halos napapa-under naman niya yung mga games na tinetest niya ako sa kanya, and hindi rin naman siya gano'ng kabilis malobat kasi ginagamit ko siya sa panonood ng YouTube. Ayan, so sana gumana yung settings. Ayan, so medyo naka-high quality na tayo, guys. Naka-high quality na pala tayo, guys, kasi makikita natin yung Subaru natin na ganda na ng graphics. So, stage 3 na tayo, testingan natin. And hindi ko talaga ini-skip yung loading, guys, kasi para malaman natin kung gaano siya katalaga maglo-load yan. Sobrang ganda na ng graphics. So, sa loading screen, medyo nakakita na tayo ng stutter or FPS drop. So, sa high settings, sa first bago magsimula yung race, nakakita tayo ng outing stutter. Pero nung nandun na tayo sa mismong game, medyo madalang na. So, parang playable din siya sa high settings. Medyo titiisin lang natin yung outing stutter na mararamdaman natin habang naglalaro. So, mag-try pa tayo ng isa pang stage ng naka-high settings. Mahirapan na tayo kasi hindi na tayo pasok doon sa recommended na rank ng kotse.
And sa pagtesting ko naman sa kanya guys, so far, sa dami ng tinest kong game sa kanya, wala rin ako masyadong nararamdaman na init. Hindi siya umiinit, parang okay naman yung processor niya. So, para sa akin guys, yung Cherry Mobile Flare Tab Pro is wala siyang po problemahin sa Asphalt 9. So, kahit ayan, panoorin niyo yung replay, meron tayong nadadanas na onting stutter or onting FPS drop sa start ng race kasi parang naglo-loading pa siya. Pero after that, magiging smooth na yung gameplay niya and okay naman. Wala tayong masyadong na-experience na ganun. Pasado yung Flare Tab Pro sa Asphalt 9. Yan. So, if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!